pinakamalakas na pagsabog na nakita sa universe. Nagdulot ito ng napakalakas na liwanag na sa sobrang lakas ay nasukat ito ng tumpak. Ano ang nagdulot nito at ano ang epekto nito sa atin? Kamakailan lang ay tumama sa ating solar system ang isang napakaliwanag na pagsabog. Ito ay dulot ng isang napakalakas na gamma ray burst ayon sa isang sulatin ng NASA. Pansamantala nitong binulag ang mga instrumentong pangkalawakan. Sinasabi ng mga siyentipiko na ang gamma ray burst na ito ang pinakamalakas na uri ng pagsabog sa universe na 70 beses na mas maliwanag kaysa sa naunang mga naitalang pagsabog. Tinawag nila itong BOAT o brightest of all time. Ano muna ang gamma ray burst o mas kilala bilang GRB? Ang GRB ay karaniwang unang hininga ng black hole. Ito ay isang kamangha-manghang pangyayari kapag ang isang bituin ay malapit na sa katapusan ng kanyang buhay, kapag ito ay hindi na nakakagawa ng sapat na enerhiya sa kanyang core upang masuportahan ang kanyang numinipis na mas. Ito ay guguho sa sarili nitong bigat at maaaring mabuo ang isang black hole. May dalawang bagay na nangyayari sa prosesong ito. Una, ang pagguho ng bituin sa kanyang sarili ay nagdudulot ng kagilagilalas na pagsabog na tinatawag na supernova. Ikalawa, ito ay nagre-resulta sa pagkapanganak ng isang black hole sa loob ng ulap na gawa sa gas o gas clouds na binubuo ng mga naiwang gas at mga alikabok. Agara naman itong uubusin ang bagong silang na black hole. Ang susunod na kaganapan ay naoobserbahan na ng maraming beses. Ngunit, isa pa rin misteryo sa mga siyentipiko kung bakit ito nangyayari. Ang black hole ay naglalabas ng dalawang malalakas na buga ng gamma radiation na naglalakbay ng halos malapit na sa bilis ng liwanag. At ang mga enerhiyang ito ay ibinubuga sa magkasulungat na direksyon at kilala rin sa tawag na cosmic belches. Ang mga cosmic belches ay tumatagal lamang ng ilang segundo. Nakapagtala lamang ng humigit kumulang 12,000 gamma ray burst ang mga astronomers dito. At isa sa mga burst na ito ay tumama sa ating solar system kamakailan lang. Ang napakalakas na pagsabog na inuri bilang GRB221009A ay naitala noong October 9, 2022. At dahil binulag nito ang mga instrumento sa kalawakan, dahilan upang magloko ang mga ito, hindi nila nakuha ang tumpak na mga datos. Diskumpiyado ang mga siyentipiko kung gaano talaga kaliwanag ang naturang pagsabog noong una itong nakarating sa ating planeta. Sa nakalipas na ilang buwan, ang mga siyentipiko sa buong mundo, kabilang na ang US, China at Russia, ay pinagtahi-tahi ang mga datos mula sa iba pang mga instrumento upang pag-aralan at muling sukati ng liwanag ng naturang GRB. Hindi nagtagal ay natukoy nila na ito ay 70 beses na mas maliwanag kaysa sa anumang GRB na naitala sa kasaysayan. Sinuri din ng mga mananaliksik ang posibilidad na mangyari muli ang isang kaganapang tulad nito at iminungkahi na ang ganitong uri ng mga kaganapan ay nangyayari lamang isang beses sa bawat 10,000 taon. Ang GRB221009A na marahil ang pinakamaliwanag na pagsabog at paghahasik ng X-ray at gamma ray energies na nangyari mula pa noong nagsimula ang ating sibilisasyon. Iyan ang tura ni Eric Burns, isang assistant professor ng physics at astronomy sa Louisiana State University sa Baton Rouge at inulat naman ng NASA. Nakapagtataka lang din namang isipin na ang GRB na ito mismo ay hindi ang pinakamalakas na naitala sa kalawakan. Kung gayon, paanong nangyari ito ang pinakamaliwanag? Gayong isa sa prinsipyo ng universe na ang liwanag ay dumidepende sa lakas ng enerhiyang taglay ng isang bagay. Ang dahilan kung bakit napakaliwanag ng GRB221009A ay ang katotohanan na ito ay makitid at direktang nakatutok sa Earth. Kaya naman, namasdan ito ng buong buo. Ang ibang GRBs ay hindi direktang nakatutok sa ating mundo, kaya hindi natin masagap ng buo ang kanilang radiation, dahilan din upang magmukhang malabo ang mga ito. Ang pagkatuklas ay inihayag kamakailan lamang ng mga mananaliksik
sa High Energy Astrophysics Division ng American Astronomical Society at nailathala ang mga datos na ito sa The Astrophysical Journal Letters. Subalit, hindi pa tapos ang mga astronomers. Umaasa sila na ang GRB-221009A ay makatutulong sa pagtuklas ng misteryo. Kung bakit nga ba nagbubuga ang mga black holes ng gamma rays? Bakit nga ba? May isa lang pinagdidiskusyon ng teorya ang mga eksperto. Yan ay dahil binigyang enerhiya at lakas ang gamma ray burst ng magnetic field ng black hole noong nagsisimula pa lang itong umikot. Tama, maaaring umiikot nga ang mga black holes. Ilang taon nang nakalilipas, naisip ng ilang astronomers na maaaring lipulin ng gamma ray burst ang lahat ng buhay sa isang galaxy. Ngayon, tila nagbago na ang pananaw na yan dahil ang pinakabagong ebidensya ay nagpapakita na ang GRBs ay tuon lamang ang enerhiya sa dalawang makitid na direksyon tulad ng ilaw ng lighthouse na makikita malapit sa karagatan. Kaya naman, maliit ang tsansa na makapinsala ito ng malawakan. Subalit, hindi pa rin tayo lubusang ligtas dahil hindi ibig sabihin yan na hindi mapanganib ang mga GRBs. Iminungkahi ng ilang mga teorya na ang anumang masasagasaan sa direksyon ng burst sa layo na humigit kumulang 200 light years ay pihadong malulusaw. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon ay wala pa naman naitalang GRBs, lalo na ang malalakas na uri na may ganitong kalapit na distansya mula sa atin. Ngunit, batay sa isang astronomer ng ESA o European Space Agency na si Norbert Chartel, napakaraming ebidensya ng supernova sa ating galaxy. Kaya sa aking palagay, ay marami ring naging GRB dito. Ang ibig sabihin ba niyan? Hindi imposibleng tamaan ulit ang solar system ng gamma ray burst o ng isang super gamma ray burst? Upang masagot ang mga katanungan na iyan, kinakailangan ng masusing pagsisiyasat at karagdagang mga imahe dahil dyan, sa susunod na ilang buwan, ang NASA ay nagpaplanong gamitin ang James Webb Telescope at Hubble Space Telescope upang suriin ang mga gamma ray burst. Maraming salamat sa panonood, mga kaayos! Magkita-kita tayo sa susunod na video at sabay-sabay nating sabihin, aba, ayos to!